Eh, abdi kay Papa. Well, si Mother naman po inaroon, ginagawa niya yung gusto niyang gawin, pero linilinaw lang namin na talagang ginawa niya yun in her personal capacity, not as part of the inter-agency determination team on charter change. You look disappointed, huh? I laughed when I saw it. Kaya lang, sabi ko kasi, ako din, mahilig ako sa katatawanan. Pero sa akin naman, because this is the constitution, it's the lawyer, it's the most important law in the land. So, kinakailangan naman, mas seryoso siguro approach. Pero kanya-kanya approach. Kasi siya naman, ako niya, kasi siya nakaabaya. Oh, 67% walang alam sa federalism. Well, siguro wala pa rin silang alam, pero narinig na nila ngayon ang federalism dahil dun sa kanyang video, no? Ang paghamon ng isa, how to transform this controversy into something productive, no? Na maintindihan ng taong bayan mas mabuti kung ano ibig sabihin ng federalism. Kasi very sacred ang federalism sa inyo, manok sa puso niya. Yes po, no? In fact, ako po kasi, bilang isang dating mambabatas, may dalawa na akong panukalan batas na alam ko hindi maipapasampas, hindi magiging batas kasi kinakailangan talaga magkaroon ng pagbabago sa saligang yung batas. Yung pagbibigay ng matatapit maraming punto sa mga laban ng pamahalaan, yung DREAM na tinatawag, yung budget reform for village empowerment, tsaka yung pagkakilala sa mga barangay kapital bilang maikyado. Hindi po mangyayari yan hanggang hindi natin bigyan ng bakat na salapi yung mga lokal na opisyal. At hindi mangyayari yan habang tayo ay isang unicameral government. Kinakailangan talaga i-decentralize. Ang sa akin naman, no, everyone has freedom of expression. No? Sa ginagawa naman niya yan in her personal capacity. No? So sa akin, let her be, no? Kasi it's a free marketplace of ideas. Yung po ang sinasabi sa isang demokrasya, importante ang free marketplace of ideas.